Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong pananoring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na ating ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon punto por punto. Pasok! Nanawagan ang kabataan party list si Raul. Na si Raul Manuel ng independenteng investigasyon sa umano'y kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalakalan ng ilegal na droga. Ginawa ni Manuel ang panawagan matapos sabihin ni dating Davao Death Squad o DDS assassin Arturo Lescañas na si Duterte ang Panginoon ng lahat ng drug lords sa Southern Philippines. Kung totoo man ang sinasabi ni Lescañas, pinapakita nito na peke ang gera kontra droga ng rehimeng Duterte. Kaya naman pala puro maliit na pusher lang ang tina-target noon kasi mismong drug lord ang nasa pwesto, ayon sa diretsahang pagbibintang ng makakaliwang mambabatas. Paanong ano? Paanong maliliit? Di ba nakita naman natin kung sino-sino yung mga nasagasaan sa war on drugs nung panahon ni FPRID? Hindi lang naman yung maliliit na usher ang napapag-anuhan. Halos ang dami. Pati yung mga politiko. Di ba kahit nga artista nasagasaan nun eh. Anong maliliit? Parang wala akong matandaan. Merong mga nahuhuling maliliit, pero may mga nahuling malalaking isda. Natatandaan mo ba 'yon? Tapos may mga, 'di ba, may mga politiko din na nahuli. Oh, ano 'yung maliliit lang? Ito naman si Raul, oh. Talaga naman. Grabe ka naman talaga. Ano 'yung ibig sabihin, parang ano? Sinasagasaan ni FPRID yung mga malalaking tao, yung mga politiko na pinahuli niya, pinakulong niya, ganto ganto, yung mga na-involved sa drugs. So ibig sabihin para walang kakompetensya si FPRID. Parang ganun yung pinapalabas ni Raul, no? Isko naman, no? Parang sinabi naman yung mga Duterte ganyan, ang tagal-tagal na nila sa Davao. Isko, yung Davao is drug free, tama ba ako? Sino ba yung mga ano natin, mga kababayan nating taga Davao dito, no? Na mga katunay natin na taga Davao dito, comment nga po kayo kung pwede po, kung hindi po kayo busy, comment po kayo sa comment box natin kung meron pong mga, kung sa Davao is kalat-kalat ang mga droga-droga dyan, o yung ano, drug-free ba ang Davao? Alam ko, drug-free yan eh. Diba, edi dapat madami dun dahil teritoryo ng mga Duterte talaga. Pero talagang, hindi talaga nakakasampa sa ganun yun. Yung crime rate sa Davao, diba mababa? Hindi masyadong nababalita sa mga ano? Oh, ito talaga si Raul kung ano na naman chismis. Chismoso na ako, pero mas chismoso ka. Ano ba yan? Kung ganito nga, lalabas na nilunsad lang ang gera na ito para patumbahin ang mga karibal at tiyakin ang monopolyo sa ilegal na droga sa bansa sa bisa ng kapangyarihan ng Malacanang. Sana mabigyang linaw din ito ng ICC investigation, kaya dapat maituloy ito. Ngunit marapat na magsagawa tayo ng sariling pagsisiyasat muli sa paggamit nito, dagdag ng napakatalinong si Manuel. Pero naniniwala sa isang testimonya ng dating pulis na walang ni isang hawak na ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga paratang. Hinimok din ni Manuel ang mga dating miyembro ng DDS na ihayag ang kanilang nalalaman. Kung mayroong investigasyon na dapat matuloy at tumusad, ito ang investigasyon sa lahat ng mga nagpasimuno ng madugong gera kontra droga tulad ng sumusunod: dating Pangulong Rodrigo Duterte, former PNP chief at ngayon ay senador na si Ronald Bato de la Rosa, at iba pa. Maghanda na ang mga sangkot dahil ang mga ebidensya laban sa kanila ay sobrang bigat na, hindi gawa-gawa, hindi pinwersa, kundi sapat na batayan para seryosohin ang pagtiyak ng pagpapanagot sa mga may sala, giit pa ni Manuel. Kung malakas ang ebidensya ni Raul Manuel na hawak kagaya ng sinasabi niya, bakit siya nananawagan at tila nagmamakaawa pa na lumabas ang mga ito para magtestigo? Hindi ko natawa siya nagmamakaawa.
Kaya fishing expedition lamang ito ni Manuel para makaipon pa ng mga ipambabanat sa mga Duterte. Ang influencer... Oo nga no, bakit nagmamakawa ka pa? Bakit gusto mo silang palabasin? Nakakuha ka lang ng isa, parang ang lakas-lakas na ng ebidensya. Siyempre ngayon, mas matapang siya kasi ano, ang mga Duterte ngayon nasa hot seat, napapagtulungan nga sa Kongreso. So siyempre, malakas ako, talagang sasagasaan ko yan, walang babangga sa akin. Oh, sku naman, sa lahat naman ng naging drug lord, si FPRID lang naman ang napakasimple ang buhay hanggang ngayon. Grabe naman. No? Naniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi nito ni Raul talaga? Talaga si Raul eh. Na si Joy Cruz ay may patutsada naman sa mga kasama ni Raul Manuel sa kamera dahil aniya ay. Sabi ni Congressman David Suarez, national security issue daw yung may tipster si Ka Eric na Senate staff, so worried siya. Iba din to si JJ eh. Yung Senate nag-hearing na at na-identify si Raul Manuel na CPP member at recruiter, di ka natakot? Kasamahan mo yan sa House at member ng designated terrorist group, Etchusera. Ang isyong ito ay binigyan naman ng supalpal ng well-known influencer ayaw, si Mr. Hiltoker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan na. Showbiz Chikadoro. Hini mo ni kabataan Representative Raul Manuel ang mga dating miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad na lumantad at isiwalat sa publiko ang kanilang naalalaman. Kasunod ito, pag-aamin ni dating EDS Hitman Arturo Las Cañas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang Diyos ng lahat ng mga drug lords sa Bukidanao. Ayon kay Manuel, pinapakita ng paglantad ni Las Cañas na peke ang gera kontra droga ng Duterte admin dahil ang mismong drug lord pala ang nasa pwesto. Ayun, magsilabasa na mga DDS! Ay, naku, di Raul, tatanga-tanga. Diba, nananawagan daw siya, diba, na magsilabasa na daw yung mga member ng Davao Death Squad. Ay, abot ni mo, Raul, bro, tanga, bulukan ni mo. Ah, diba, ako, member ako. Member ako ng DDS. And, tanga ka ba, Raul? Diba? Nah, hindi mo ba nakikita? Ang daming DDS! Nagsilabasa ng mga DDS! Pero, yung mga gawa-gawa nyo at mga kauihan yung Davao Death Squad ko, no? Ha? May mga ganyan ba? Alam mo, Raul, no? Diba? May nautunga lang kayong isa, no? Yung sinasabi yung hitman ko, no? Ni Duterte. Isa lang yan! Ewan ko, magkano bayad nyo sa kanya? Oo, tama kasi, kumbaga, ang testigo nila is hindi yan matibay kasi isa lang yan eh. Diba? Pwede namang sabihin na ganito, na bayaran o ganito, ganyan, diba? Kasi kung talagang si FPRID is yung binibintang sa kanya, kung totoo, is hindi lang yan ang lalabas na testigo sa inyo. Kundi marami. Diba, ganun naman yun eh. Oh, sa ibang naakusahan ng ganyan, 'di ba? Ang daming lumalabas na testigo. Pero 'yung testigo nung yun at yun pa rin, kumbaga hindi siya ganoon kalakas kahit anong sabihin niya. Malay ba natin, malay mo galit lang pala kay FPRRD 'yan. Malay mo pinalayas lang pala ni FPRRD 'yan tapos ganyan, galit siya. Tapos sinabi niya nang ganun-ganun siya. O 'di ba? Maraming ano, maraming senaryong ganyan na pwedeng gawin ng mga taong nagagalit, na pwedeng siraan yung isang tao, pwedeng ganto ganyan. O, hindi kayo nakakasigurado dyan. Pwera na lang kung talagang maraming tumistigo sa inyo na literal na nagtatrabaho o talagang nasa tabi ng mga Duterte. At yung panawagan mo sa DDS, bakit ka naman nananawagan? Diba? Mamay, manawagan ka. Mamay, magpuntahan sa iyo. Lagot ka. Diba? May na, hindi porket may nauto kayong isa. Diba? Ay, mauuto nyo na. No? Ang mga sinasabi nyong, diba? Davao Death Squad ko, no? Alam nyo mga lords, ganito lang yan eh. Ako po ay nakapag-aral po ako sa University of Mindanao, no? Sa Davao City. Wow. Ilang years din po akong nakatira sa Davao City.
Pero never, never talaga. Talagang parang nadidinig ko talaga sa mga balita. Sa mga ano. Parang ang ganda-ganda sa Davao. Parang ang sarap-sarap magpunta sa lugar ng Davao. No, sana pag nagkapera ako, no, makapunta ako dyan sa Davao. Mga bisita man lang kahit na ano, no, kami ng pamilya ko. Kahit mga isang linggo lang, no. No, makapagbakasyon. Mga katunay ng mga taga Davao dyan. Saan ba pwedeng magpaampon sa inyo dyan? Kahit isang linggo lang, makapag-stay-stay man lang. Makapamasyal dyan sa Davao at maobserbahan talaga yung kagandahan ng Davao. No, kasi may mga kaibigan ako na galing sa Davao, napakaganda raw talaga ng Davao. Tapos yung durian dyan, napunta na talaga tayo sa usapang Davao. No, sana mga katunay ha, comment naman kayo ha, tapos tandaan ko yung pangalan nyo ha, hanapin ko kayo dyan sa Davao. Yung nakakita ng mga pinagbibintang nila, di ba? So, sobra kasi masyadong exage, no? Yung mga sinasabi niya yung sila Raul, na marami daw pinatay, di ba? Yung mga Davao Death Squad. Ay, Diyos ko, Raul, alam mo ba, Raul, pinagtatawanan ka lang sa Davao City? Di ba? Ano yung mga pinagsasasabihin yung mga hitman? At ano yung mga pinagsasasabihin yung, di ba, si Tatay Digong, di ba, ang drug lord? Sa lahat ng drug lord, siya lang simple, no? Parang ganun drug lord, eh. Siya nga yung nanggagalaiti. Kung drug lord niya, napakayaman na ni FPRRD. Di ba? Kita mo yun, malamansyon na yan. Madami nang talagang mga sinasakyan, mga kadilak, mga ganyan. Siya nga yung halos, di ba? Halos ayaw niyang buhayin yung mga drug syndicate, mga addict at mga lulong sa droga at may connection sa droga. Tapos siya, yung drug lord. Kaya kasi nasabi ko eh, kung siya talaga yung drug lord na tinuturo na siya yung lord ng mga drug lord, eh di dapat, sa Davao pa lang nagkalat na yan dahil mas malakas siya dyan. Teritoryo niya yan eh. Diba? Dapat mas kumakalat siya dyan. Kasi hindi siya pwedeng buwagin dyan o buwalin dyan sa sarili niyang lugar. Bakit sa Davao napakalinis? Bakit sa Davao walang ganyan? Diba? Yun sinasabi ng mga kilala ko. Kahit sa mga balita, nakikita ko na napakalinis ng Davao. Walang mga ganyan-ganyan. Oh, kung siya, diba? Oh, ba't napakalinis na ganun? Ano yun sabihin na sa Davao lang nilinis, sa ibang lugar, inaano niya? Ay, Mary Joseph, hindi ganun. Siyempre, kung saan ka talaga naka-ano, naka-main, eh, mas maganda ron kasi lugar mo yun eh. Oh, eh hindi naman kasi ginagawa ni FPRRD yung ganun, yung binibintang sa kanyang ganun. Kaya nga sinasabi, kaya nga inuutas yung mga ano eh, yung mga ganyan-ganyan na masasama, binabawasan, yung mga makukulit, tinatanggal na silipunan, diba dati? Grabe. O, dahil nga ayaw nilang magpapigil, ayaw nga ni FPRRD ng ganyan. Tapos, ibibintang kay FPRRD, gano'n. Lahat na lang yung binibintang kay FPRRD, no? Bakit kaya yung pag-tegi kay Andres Bonifacio, hindi nyo ibintang sa kanya? Tapos tanong nyo kung nasaan yung katawan ni Andres Bonifacio kasi hindi pa nakikita yon hanggang ngayon. Ay, naku. Alam nyo, ito, di ba, Raul, magna cum laude daw siya. Ano ba yun? Summa cum laude daw siya. Hindi daw siya bobo? Oh, hindi ka bobo. Pero nakikinig ka doon sa sinasabi niyong hitman ni Duterte. Di ba? Eh, hindi niyo nga napatunayan kung talagang hitman yun. Hindi niyo nga napatunayan kung talagang member yun ng Davao Death Squad. Or, hindi niyo nga alam kung may Davao Death Squad. DBS, marami. Di ba, Duterte? Davao supporters, yun, marami. Pero yung mga sinasabi niyong hitman, Davao Death Squad, alam niyo kung talagang meron yan, dapat matagal na yan, no? Dapat matagal na yung nagsilabasan kung talagang totoo yan. Di ba? Abay dapat. No, abay dapat. Matagal na yung hinahunting sila, di ba, sila Tatay Digong. Sabi niya, any big-time drug lord that was jailed during Duterte presidency, only small-time street pushers are victims of his anti-drug problem. Di ka sure? Ito, no? Kababago lang na balita. Basahin natin. Hinatulan na ng Quezon City Court si dating Ozamiz City Vice Mayor Nova Princess
parang hinog. Kasong guilty ang naging desisyon ni Judge Mitosiala kay Parohinog dahil sa kinakaharap nitong kaso na may kaugnay sa ilegal na droga. Matatandaan na naaresto si Parohinog noong taong 2017. Sino ba yan? No, sino ang presidente niyan? Si former President Duterte. Nang isinagawa ng mga pulis ang anti-drug operation sa mismo kanilang bahay sa Ozamiz City na ikinamatay rin ng kanyang ama na si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parohinog at 14 na iba pa. Dating Ozamiz City Vice Mayor Parohinog ginatulan ng life imprisonment dahil sa illegal na droga. At huwag na tayong lumayo! Isa sa big time! Oh? Big time yan! Ah? Anong walang nakulong, diba? Anong wala ito? Nakulong ba? Natatawa na ako. At marami pang iba. Ha? Bulag-bulagan ka eh, no? Ganyan yung mga tatanga-tangay, no? Ganyan yung mga bulag. Oh, di ba sinasabi na streets lang yung mga maliliit na mga ano lang na biktima. Pero talaga ang totoo, napakarami talaga na mga malalaking isda ang nabingwit noon nung panahon ni FBRRD. Kaya yung sinasabi ni Raul talaga is napakalayo sa katotohanan. Kaya mahirap paniwalaan. alam niyo naman na talagang maganda at may resulta talaga ang kahihinatnan ng war on drugs. Kasi kung ano ha, ako si FBRID, gawa-gawa niya lang yan, ganito, ito si mga pinakulong niya, yung mga pinahuli niya, na mga malalaking isda, pwede siyang balikan yan eh. Di ba hindi niya iniisip yun, no? Na pwede siyang balikan na ganito, hindi niya, talagang nilabanan niya talaga. Or kung talagang gawa-gawa niya lang na sabihin, idiin mo lang yan ganito, gumawa ka lang ng usap para tayo, hindi tayo maganda. Is pwede rin siyang balikan niyan. O, di ba? Pwede siyang kasuhan niyan pabalik. O, pero hindi natakot si FBRRD. Mas pinakita niya talaga na gusto niyang sugpuin yung mga ganyan klaseng mga bisyo at saka yung mga nasa likod na mga kumakalat na bisyong ganyan. Di ba? Bakit mo isusugal yung kaligtasan mo o ganito? Siyempre, pag binangga mo yung mga ganyan, alam mo naman ang mangyayari at magiging kapalit niyan. Si FBRRD lang nakagawa niyan, yung matapang na talagang sumugod sa kanila, binangga niya lahat, ultimo pader. Di ba? Di ba? Mag-amina na tayo kasi sa totoo lang mga lords, no? Ang dami ko nababalitaan ngayon na dati, takot na bumalik sa paggamit ng droga, di ba? Actually, yung tukhang na programa. Galing nun, talagang natakot eh. Daming natakot doon, daming tumino. Talagang yung mga nagdodroga, yung mga addict ay natatakot na silang gumamit ng droga. Pero simula nang iniba ang war on drugs, anyari? Diba? Nagsibalikan ang mga addict, no? Nagsibalikan sa paggamit ng droga. Diyos ko, diba? Dami ko nababalitaan na sa panahon ni former President Duterte, natakot na gumamit ng droga, 'di ba? Talagang nagbagong buhay. Kasi nga naman, 'di ba? Nakakatakot, baka mapatay ka. Pero ngayon, 'di ba? Ngayon, 'yan. 'Yan kasi gusto niyo. 'Di ba? Ang dami niyong kauehan, ang dami niyong 'di ba? Ang tatanga-tanga niyo, 'no? Ang dami niyong mga sinasabi sa war on drugs, porkit ganito, porkit ganyan. Diba? Di na lang kayo maging masaya sa resulta. Diba? Maganda nga yan eh. Actually, yung war on drugs ni former President Duterte, maganda yun. Maganda yun. Abay, challenging yun. Oo. Diba? Maganda yun. Para may takot talagang gumamit ng droga. Diba? As long as hindi ka gumagamit ng droga, as long as hindi ka naman connected sa droga, bakit ka matatakot? Oo. No, bakit ka magre-reklamo? Tama. Pwera na lang, Ding Maps. Pwera na lang. Kung may naapekto ang isa sa kamag-anak mo sa war on drugs. Ganyan yan eh. Di ba? Ganyan yan mga lods eh. Yung mga ganyan, no? Yung mga ganyan mag-react. Feeling ko may mga kamag-anak yan sila or something na loved ones nila na nadamay dun sa war on drugs eh. Di ba? Drug!
Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Ayun, yung binigyan din natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!